sa kabila ng patuloy na pagharap sa hamon ng pandemya, hindi pa rin dapat huminto ang ating layuning makapagbigay ng kalidad na edukasyon sa ating mga mag-aaral. At bilang pagsuporta sa taunang Brigada Eskwela na may temang Bayanihan para sa Paaralan, narito ang mga programa at inobasyon ng Catmon Integrated School sa ilalim ng Basic Education Learning Continuity Plan na nangangailangan ng suporta, pagkakaisa at pagbabayanihan upang ang lahat ng ito ay ating mapagtagumpayan. Brigada Pagbasa. Ang Brigada Pagbasa ay programa na inilunsad bilang bahagi ng Brigada Eskwela upang matugunan ang pangangailangan ng mga batang nahihirapan sa pagbasa at pagbilang, maging ang mga batang mauhusay ng bumasa ay matutulungan upang mas lalo pa silang mapaghusay rito. Layunin din itong matulungan ang mga magulang kung paano nila matuturuan ng maayos ang kanilang mga anak, kaagapay ang mga guro sa ilalim ng Project We Care or Work Evenly on Comprehension Activity and Reading Enhancement ng Catmon Integrated School. Samahan niyo kami sa aming programa. Ika nga, ang batang mahilig magbasa na kararating san man niya gustong magpunta. Project Sagip. Ang Project Sagip o Subaybay at Gabay ng Guro Program ang magsisilbing paraan upang mas magabayan at mabigyan pa ng pagkakataon ang mga mag-aaral na nais pang magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa tulong ng kanilang mga guro at partisipasyon ng mga magulang. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga mag-aaral na nangangailangan upang magawa nila ang mga gawain ng Self-Learning Modules or SLEM. Hikayati ng mga magulang o kapamilya na paigtingin pa ang pagbibigay gabay sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Layunin din ng sakip na makakuha ng suporta sa mga stakeholders o magulang upang makahanap pa ng iba pang paraan kung paano magkakaroon ng dekalidad na edukasyon ngayong panahon ng pandemya. Project UPS-NCO. Ang proyektong Upscale Planting in School and Community ay proyektong handog ng Catmon Integrated School sa kanilang mga mag-aaral upang matugunan ang problema sa kakulangan ng taniman sa pamayanan. Layunin ng proyektong turuan ang mga mag-aaral kasama ang kanilang buong pamilya sa pagtatanim sa tahanan. Matututunan ng mga mag-aaral ang paraan ng pagtatanim sa maliit na lugar sa loob ng tahanan gamit ang mga lumang timba, lumang pet bottles, pinaggamitang plastic na tubo o kaya ay mga lumang tabo. Sa gabay ng mga guro, ang mga mag-aaral ay tuturuan ng tamang paraan o hakbang sa pagtatanim ng mga gulay at tamang paggawa at paggamit ng organikong pataba para sa maliit na lugar sa kanilang tahanan. Gulayan sa tahanan at paaralan. Hinihikayat ng proyektong gulayan sa tahanan na matutunan ng mga mag-aaral ang pagbabayanihan ng paaralan at ng pamayanan. Nilalayon din ng proyektong ito ang matustusan ng mga sariling pangangailangan sa pagkain ng pamilya upang magkaroon ng malusog na pangangatawa ng mga mag-aaral
at mahikayat ang mga sambahayan sa komunidad na magtani at gayahin ng gulayan na mayroon ang paaralan upang magkaroon ng libre, sariwa at masustansyang gulay sa hapag ng bawat pamilya. Hangarin ng programa na maituro sa mga mag-aaral na kahit maliit ang espasyo ay maaari pa rin magkaroon ng gulayan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng vertical gardening at paggamit ng mga luma at patapong gamit bilang taniman. Aani at makakakain na tayo ng libreng gulay na masustansya na magkakaroon pa ng dagdag kita. Project Guide. Bilang suporta sa Project Sagip ay inilunsad rin ang Project Guide o Guidance in Understanding Individual Delivery of Module Exercises na isang programang inilunsad ng mga guro mula sa ikalimang baitang upang mabigyang gabay ang mga bata sa kanilang pagsagot ng kanilang mga aktibidad sa learning module sa loob ng isang quarter. Malaking tulong ito lalong-lalo na para sa mga batang nahihirapan na makasabay sa pagbibigay ng online instruction. Sa pamamagitan nito ay malalaman na ng mga mag-aaral ang mga dapat nilang tapusin at gawin sa loob ng buong quarter at kung kailan sila magpapasa ng kanilang mga gawain. Project Peer. Bilang suporta pa rin sa Project Sagip ng Paaralan, inilunsad ang Peer o Peer Enhancement, Empowerment and Resources ng Supreme Student Government. Ang proyektong ito ay nakahanay sa core value na makatao ng DepEd na naglalayong matulungan ang mga mag-aaral na nanganganib na mag-drop out at mababa ang academic performance. Sa tulong ng mga SSG officers, ang mga volunteers ay magtuturo gamit ang mga video recorded lessons ng mga competency na di nila lubusang naunawaan na ipopost sa messenger sa gabay na rin ng mga guro. Project B-Code. Ang Project B-Code o Barcode Continuous Operation on the Delivery with Ease of Learning Materials ay isang proyekto bilang pagsuporta sa Project Oras Mo o Organized Retrieval of Answer Sheets and Modules ng paaralan na naglalayon na gawing contactless ang mga pagbabalik ng mga answer sheets. Sa pamamagitan ng paggamit ng barcode, magiging ligtas ang mga guro at magulang habang ibinabalik ang mga answer sheets. Mas mapapadali ang oras na guguguli ng mga magulang sa paaralan at mas magiging magaan naman sa bahagi ng mga guro. Sa ganitong paraan, mababawasan ang panganib na dulot ng pagkalat ng COVID-19 virus. Pag-asa sa basura. Kaakibat rin ng gulayan sa tahanan at paaralan ay ang programang Pag-asa sa Basura. Ang programang Pag-asa sa Basura ay proyekto ng PNG at World Vision na inihatid sa Catmon Integrated School na naglalayong mabawasan ang mga basurang itinatapon sa pamamagitan ng pagre-recycle o muling paggamit at pagbebenta upang makatulong sa iba pang proyekto ng paaralan. Ito rin ay makatutulong sa pangangalaga ng kapaligiran at makababawas ng mga basura na isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang ating kapaligiran. Halina, suportahan ang programa. Patunay na may pera sa basura.
Project iWins. Ang iWins or Intensify Washing Schools ay isang programa sa ilalim ng offline kalusugan ng DepEd na naglalayong mabigyan ng kaalaman ang bawat mag-aaral sa kahalagahan ng good hygiene at proper sanitation practices upang makaiwas ang lahat sa sakit, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Bilang pagtugon sa sitwasyon ng COVID-19 at upang mapalakas ang pagtalima sa pandemic preparedness and response measure, ang Catmon Integrated School ay kaisa sa layunin ng DepEd na paitingin ng protective measures sa mga gawain sa paaralan katulad ng tamang paghuhugas ng kamay at bilang paghahanda na rin para sa face-to-face classes. Project Safe. Kaakibat ng Project iWins, ang Project Safe or Safe and Friendly Environment School na naglalayo na makapagbigay ng kaalaman at edukasyon sa pagbabawas ng panganib na dulot ng iba't ibang kalamidad. Nilalayon din nito ang pagkakaroon ng plano sa komprehensibong pamamaraan sa pagpigil, pagtugon at pagkontrol ng paglaganap ng COVID-19 sa paaralan. Iba pang mga programa at inobasyon ng Catmon Integrated School. Project PNALS, Project for Improving the Numeracy and Literacy Skills, Batang Kwentista ng CIS, Project Minimi, Project Lighthouse, Project Pearl, Project E-Science Hub, Project I'm a Reader, Project Star, Project AHA, and Project Online Kaalaman. Bilang pagsuporta sa mga proyekto, ay maaari tayong mabigay ng ating mga donasyon. Hindi nasusukat sa dami at laki ang halaga ng ating ibibigay. Kahit maliit, kapag pinagsama-sama, nagiging malaki rin. Halina mga kabrigada, suportahan natin ang mga programa. Makipagbayan iyan na!